Kapag narinig mo ang tungkol sa pagiging introvert, nakaka-relate ka ba? Ang pagnanais na gumugol ng oras ng mag-isa, hindi masyadong mahilig sa mga mababaw na usapan, at nadidrain pagkatapos gumugol na masyadong maraming oras sa ibang mga tao. Pero bakit may ilang mga aspeto ng pagiging introvert ang hindi ka makarelate? Marahil meron kang isang malaking circle of friends at talagang nasisihan kang makihalubilo. At kahit mas gusto mo ang makabuluhang pag-uusap, mahusay ka pa rin sa pakikipag-small talk sa kahit sino. Nalilito ka na ba? At nagsisimula ka na bang magtaka kung ikaw ba talaga ay isang introvert? Kaya ito, ang mga palatandaan ng isang extroverted introvert. Number 1. Interesado ka sa mga tao. Bilang isang introvert, mahilig ka sa pag-oobserba sa mga tao. Ngunit gusto mo ring makakilala ng mga bagong kaibigan kahit na medyo nakakatakot. Masaya kang tinatanong sila tungkol sa kanilang mga buhay upang subukan at mas makilala sila. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na gusto mong gawin ito sa lahat ng oras. Sa kabila ng iyong interes sa mga tao, mas gusto mo pa rin ang maliit na oras ng pakikisalamuha sa isang pagkakataon. Number 2. Kailangan mo ng oras sa pagitan ng mga social events. Ang mga extrovert ay karaniwang nagagawang makihalubilo araw-araw sa buong linggo at meron pa rin lakas para sa lahat ng aktibidad. Ang mga party at group outing ay nakaka-excite sa kanila. Bilang isang extroverted introvert, maaaring gusto mo ang ideya ng isang party. Ngunit ang katotohanan, mas gusto mong mapunta na lang sa ibang lugar. Kailangan mo ng oras sa pagitan ng mga kaganapang ito para makabawi. Marahil ay maaari mong pangasiwaan ang isa o dalawang pangkat ng mga kaganapan sa isang buwan nang hindi dinidrain ang iyong sarili. Ngunit kung higit pa dito, magiging mapaminsala na. Maaaring subukan ng ilang extroverted introvert ang kanilang sarili na makipagsabayan sa iba. Ngunit hahantong lamang ito sa pagkapagod, anxiety, at pagiging irritable. Number 3. Madalas magbago ang isip mo sa last minute. Maaari kang magplano at i-look forward ito sa loob ng ilang linggo. Ngunit sa pinakahihintay na araw, bigla kang makakaramdam ng matinding pagnanasa na manatili na lang sa bahay. Kahit na ang pag-iisip tungkol lang sa paghahanda sa paglabas ay nakakaramdam ka na ng anxiety sa kabila ng pagiging excited mo sa araw na yon. Maaaring maging mahirap ipaliwanag ang biglaang pagbabago ng isip sa iyong mga extrovert na kaibigan. Number 4. Gumagawa ka ng mga koneksyon, ngunit hindi ito palaging tumatagal. Nakikilala mo ang mga taong gusto mo habang nakikihalubilo at nilalayon mong manatili sa pakikipag-ugnayan. Ngunit sa sandaling bumalik ka sa iyong pang-araw-araw na buhay, hindi mo na sinusubukang gumawa ng pagsisikap na gawin ito. Hindi naman sa ikaw ay bastos o sinusubukang sumira ng mga pangako, ngunit alam mo kung gaano karaming oras at pagsisikap ang kakailanganin upang mabuo ang uri ng malalim na relasyon na gusto mo. Ang anumang bagay na mababaw ay hindi kaakit-akit para sa iyo, kaya malamang na makipag-ugnayan ka lang sa iyong mga dati ng kaibigan. Siyempre, maaaring may mga pagbubukod dito kapag kumonekta ka kaagad sa isang tao sa mas malalim na antas. Gugustuhin mo talaga makipag-ugnayan sa kanila at ang ganitong uri ng makabuluhang pag-uusap ay hinihikayat ka na magsikap na patuloy na buuin ang koneksyon. Number 5. Para makaiwas sa pag-uusap, marami kang tanong. Maaari kang makita bilang isang mahusay na nakikipag-usap dahil sa kung gaano kaka-curious tungkol sa buhay ng iba. Talagang interesado ka sa mga tao at mas alam mo na sa pagtatanong, iniimbitahan mo ang kausap mo na magsalita na nangangahulugang hindi mo na kailangan magsalita. Mas magaling ka lang talagang makinig. Sa ganitong paraan, matutukoy mo kung ang taong kausap mo ay may potensyal na magkaroon ng makabuluhang koneksyon batay sa kanilang mga sagot. Number 6. Lagi kang nag-iisip kahit kasama ang iba. Bahagi ng dahilan kung bakit nagdudulot ng labis na pagkapagod ang pakikisalamuha ay dahil sinusubukan mong makisali kasama ang iba, kasabay ng labis na pag-iisip. Ang pagiging isang introvert ay nangangahulugan na ginugugulbo ang mga karamihan ng iyong oras sa iyong sariling isip, labis na pag-aaral ng mga sitwasyon at karaniwang naninirahan sa iyong sariling mga iniisip.
ang pagbabalanse ng iyong atensyon sa pagitan ng iyong isip at kasama ang iba ay nangangailangan ng maraming enerhiya at maaari kang makaramdam na parang outsider o kaya isang observer sa halip na isang aktibong kaibigan. Number 7, partikular ka pagdating sa mga kaibigan. Maaaring komportable kang makihalubilo sa maraming iba't ibang tao, ngunit ang iyong tunay na circle of friends ay maliit at limitado sa maingat na piniling mga individual. Iilan lang ang mga tao kung kanino ka tunay na nakakaramdam ng koneksyon. Ngunit hindi yun isang bagay na nakakaabala sa iyo. Ang pagkakaroon lamang ng ilang malalapit na kaibigan ay nagpapalalim at mas pinahahalagahan ang iyong mga relasyon. Ang paglalagay ng enerhiya sa iyong ilang malalapit na kaibigan ay mas mainam para sa iyo kaysa sa pagsisikap na kumonekta sa maraming tao hangga't maaari at hanggang sa maubos ang iyong sarili. Number 8, mas gusto mo mag-text o mag-chat. Para sa iyo, nangangailangan ng maraming enerhiya ang pagsubok na magkaroon ng magkakaugnay na pag-uusap sa telepono. Mas gugustuhin mo magpadala na lang ng email, text, o chat kaysa makipag-usap sa taong hindi mo nakikita. Kapag walang pagpipilian maliban sa tawagan sila, lubos kang umaasa na hindi nila ito sasagutin para makapag-iwan ka na lang ng message. Sa kabilang banda, may kakayahan kang gumugol ng maraming oras sa pakikipag-usap sa iyong best friend kapag gusto mong makipag-usap o kapag meron kang malalim o kapanapanabik na bagay na pag-uusapan. Number 9, mas pabor ka sa mas malalim at makabuluhang pag-uusap. Iba-iba ang bawat pag-uusap na nangangahulugang ang enerhiya na kinakailangan upang maging bahagi ng isa ay maaaring magbago. Hindi lahat ng pag-uusap ay nakakapagod. May mga pag-uusap na maaari kang bigyang sigla at magkaroon ng mahabang usapan tungkol sa mga ideya kung saan ka invested o pakikipag-usap tungkol sa mga malalim na paksa sa isang taong kapareho mo ng mga interes. Ngunit ang pakikipag-usap sa isang taong hindi mo talaga kilala ay nasa kabilang dulo ng spectrum. Maaari kang makipag-usap tungkol sa mga bagay-bagay sa ilang minuto. Ngunit kung ang pag-uusap ay hindi lumipat sa isang bagay na mas kawili-wili, nagsisimula kang mabagot. Number 10, okay lang mapunta sa spotlight paminsan-minsan. Kung ikaw ay isang extroverted introvert, ang pagkuha ng dagdag na atensyon ay hindi palaging isang masamang bagay. Maaring masiyahan ka kung makakuha ka ng atensyon para sa isang bagay na gusto mo. Marahil ay nakakuha ka ng kaunting karagdagang papuri para sa isang mahusay na trabaho o pagkilala para sa ilang mahalagang gawaing nagawa mo. Alam mo na hindi lahat ng atensyon ay masama. Paminsan-minsan, okay din pag binibigyan ka ng atensyon. At number 11, madalas iniisip ng iba na isa kang extrovert. Ang mga taong hindi ka lubos na kilala ay maaaring mapagkamalan kang isang extrovert. Meron kang sapat na mga kasanayan sa panlipunan na maaari mong pangasiwaan ng iyong sarili at nagsusumikap ka upang matiyak na komportable ang lahat sa paligid. Ang mga leadership skills na iyong binuo ay pinagmumukha kang confident sa mga sitwasyong panlipunan. Pero sa katotohanan, ikaw ay sobrang overwhelmed. Isang bagay na alam ng iyong malalapit na kaibigan na matagal nang nakakakilala sa iyo. Kung ikaw ay isang extroverted introvert, maganda kung magkakaroon ka ng isang taong malapit sa iyo na lubos na nakakilala sa iyo upang ma-recognize nila kapag oras na para humiwalay ka. Sa kabila ng lahat ng mga palatandaang ito, dapat mong tandaan na walang tama o maling paraan upang makaranas ng introversion. Lahat tayo ay introvert kung minsan at extrovert sa iba. Maaari kang maging isang introvert habang may isang outgoing na personalidad. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pag-unawa sa kung ano ang kailangan mo para magawa ang iyong pang-araw-araw na buhay at gawin ang anumang bagay na magpapaginhawa sa iyo. Ikaw ba isang extroverted introvert? Ano ang pinakamaganda o pinakamasamang bahagi nito? Nga pala, alam mo ba na may mga kataga na iniiwasang banggitin ng isang matalinong tao? Panoorin mo dito.